namatay siya last year. And laging pag nagkakaroon ako ng problem, siya yung laging nag-iisip ko kasi parang kumbaga coach ko sa amin. Nag-text na lang yung ano, yung kapatid ko, inatake ko si ate. Parang kinakabahan yung mga tingis ko kasi umiiyak na lang ako bigla-bigla. Parang nasa isip ko lang nun, kailangan kong umuwi. Parang baka kaya pa, baka buhay pa si ate. After nun, pagdating ko, wala na siya. And yun, sabi na lang ng tatay ko, wala na ate mo. Yeah, so ako, hindi ko magawang yakapin siya. Tapos yung iyak ko parang pigil. Kasi parang sinasabi ng puso ko na kailangan mong lumaban. Parang ayaw kanyang makitang nalulungkot. Sobrang hindi talaga namin akalain yung nangyari. Talagang isang click lang talaga, nawala na lang yung ate ko. Pag naiisip ko, pag nadudown ako, siya yung isip ko. Para sasabihin ko sa isip ko na, ate, para sa ito na siguro kung nabubuhay ka, nanonood ka sa akin ngayon. Happy lang and tiwala lang sa sarili mo na kaya mo lang. Siyempre gusto ko rin na makikilala ko na nadala ko yung Adamson. Doon ako nagsimulang lumakas na kailangan ko tapusin yung simulan. Nag-training ako after nung pagkamatay ni ate at Beach Valley and maganda yung naging resulta kasi nakapasok kami ng final. Meron! So yun yung sinabi sa aming tatay na huwag kayong mawala ng pag-asa na dahil lang nawala yung ate nyo. Dapat mas lalo kayong lumaban kasi mas masaya siya pag nakikita kayong lumalaban kayo. Dahap! Malakas ng babae. Kailangan ko lang ituloy and kailangan kong palakasin pa yung sarili ko and kailangan pang mag-explore pa para malaman mo yung kung ano pa yung ugali mo, yung weaknesses mo and para maging lakas mo siya. Pagdating sa pagtanda mo, kaya mo na siyang i-handle.